Ano trip pa? Page ka sa Facebook. Facebook lang. Tapos i-check mo na lang. Ano may oras mo? Ay, init. Hello, magandang gabi. Shout out sa lahat na nanonood. Mapagpalang gabi sa lahat. Mapagpalang buhay. Tingin nga, pero may isang cellphone. Dalawa naman yung cellphone dyan. Shoutout kay Ellie Gabaw. Bakit ang init? Parang baliktad. Itilaan tayo sa labas. Dalawa yung light. Shout out sa ating mga nanonood, mapagpalang gabi. Pritchy Amistad, Eli Gabaw, Glemix, shout out sa inyo. Ano po ba? Chrisline Gamela, so shout out, magandang gabi. Yung shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Magpagpalang gabi. Ano ko lang. Bali, update ko lang kayo. Bakit dalawa yung live? Wait lang ha, share ko lang. Nikloy Agalias, shoutout po sa'yo. Pagpalang gabi, sir. Ayan, sinishare ko lang yung ating live bago tayo mag-start. So, pag-usapan lang po natin yung ating ano, ating gaganapin na prosperity ritual. So sa lahat po ng mga magpaparitual, hindi po ganun kadali ang magparitual. Kasi nakaproseso po yan sa bawat gagawin natin. Kamusta kayo ni Mami? Sabi ni Christine Gamela, okay naman nak. Okay naman kami rito. Josipinos Selly Kamagay. Tama ba? Kamagay. Okay, tama. At ayun. Wait lang. Last na share na. Sa page, hindi pa siya na-share sa page. Para malaman ng lahat yung ating
paksang tatalakayin tungkol dun sa pagre-ritual. Tungkol dun sa sinasabi natin na proseso, kung ano yung proseso yung sinasabi sa ating ritualan. So yun, sa lahat ng mga gustong magpa-ritual, gaya ng sinabi ko po, yan po ay may proseso. Kung paano po tayo magre-ritual at ano ba yung pamamaraan na gagawin kung tayo ay magpaparitual. So, ang proseso po na sinasabi natin dito, para alam natin lahat kung paano gagawin. Kung naalala nyo nung nakaraan, nagpa-revuelta, then kasama na po yung cleansing, no? Nag-cleanse din po tayo. So, na ano ko lang sa inyo na yung mga na-cleanse, yung mga na-rituala natin ng revuelta, baklasan, so wala na yung blockage sa kanila, no? Wala na yung blockage sa katawan nila. So ibig sabihin, malaya na. Then, yun yung ibig natin sabihin na kapag ka wala na yung blockage, dun tayo papasok ng ritualan. So, bakit? Bakit kailangan ma-ritualan muna ng una ng sumbalik o prosperity, sumbalik o cleanse, i-cleanse? Kasi, yun po yung tamang way o yung tamang pamamaraan ng pagkakasunod-sunod ng ating pag-ritual. So, ang paliwanag dyan, ganito po yan. Paano natin maipapasok sa inyo yung kasaganahan na tinatawag or prosperity o yung swerte, paano natin ipapasok sa inyo yan kung meron nga po kayong sumpa sa inyong katawan? Kung kayo ay may sumpa sa inyong katawan, yun yung magiging blockage o magiging harang para hindi natin maipasok yung ritual sa inyong pangangataw, sa inyong katawan o sa inyong spiritual, no? So, yun po yung ibig sabihin natin dito, kasi ang pagre-ritual, hindi po yan basta-basta na ganun. Kailangan meron din po tayo dyan na tinatawag na susundin na proseso, then may pamamaraan. So, ang pamamaraan yan, kailangan po natin yan itanggalin kung ano man yung mga balakid, ano man yung mga harang, kamalasan, sumpa, o kayo ay nakulam. So, kailangan yan, cleanse na po kayo. Kailangan wala na talaga para maipasok natin yung ritual ng prosperity o pampaswerte sa inyong pangangatawan. So, yun po yung tamang proseso sa mga hindi nakakaalam na bakit kailangan pa, bakit may kailangan ganyan. Kasi kung tutusin lang po, hindi naman po talaga, kung sa amin ha, pabor sa amin na magparitual kayo lahat. Bakit? Kasi unang-una, doon tayo nagkakaroon ng mas maraming client, mas maraming maniniwala sa atin kapag ka nagmanifest yung ating ginagawa o yung ating ritual. Kapag nasubukan nyo, na-try nyo, kasi ito po, kung bakit ang ritual po natin dito, kung mapapansin ninyo, bakit napakababa ng ritualan. Nung una, donation, yung sa ritualan natin sa Revuelta, donation para lang sa kandila, para lang sa bulaklak, para pag pinagsama-sama natin yung 200 pesos ninyo, so dadami. Lahat kayong makikinabang, yun yung pamamaraan. Sa prosperity naman, bakit naging 500 naman? So parang donation pa rin eh. Wala naman pagkakaiba to dun sa una. Bakit mas tumaas dito sa prosperity? Bakit naging 500 pesos siya? So, unang-una, ang mga kandilang ginagamit dyan sa prosperity ay hindi basta-basta. Lalo na kung colored na yung ginagamit nating kandila. So, example. Ito ay kandila na ginagamit sa prosperity. So, nagkakahalaga na siya ng 1,000. 1,000 na yung halaga ng mga ganitong kandila. So, mapapansin natin, ha? Dahil nga sa SM ngayon ay naka-sale, so nakuha namin ng mas mura. Kita nyo yung kandila na ginagamit. So, green. So, ang ginagamit ko sa prosperity ay green. Dahil iyan, ang green ay sagisag o kumakatawan sa kulay ng swerte. So, iyon, sa bawat gagamitin natin, sa bawat isang tao dyan, meron po tayong kandilang gagamitin. Then, may bulaklak at may mga sangkap. So, doon sa 500 pesos ninyo, kung tutuusin lang po, magtanong kayo sa lahat ng nagre-ritual, magkano ang prosperity. So, ang prosperity po, maabot po ng 5K and up. So, ganito ang ginagawa natin dito. Sa bawat isang tao, so kung mayroon kayo 500,
Then, ang client natin, ang magpaparitual ay 20 katao. So, ang mangyayari niyan, kapag napagsama-sama yung 500 sa 20 katao, so malaking halaga, then mabibili natin yung pangangailangan ng mga magri-ritual. Para lang po kayong nag-ambag-ambagan. So, kung meron mang matira o wala, wala pong problema. Kasi unang-una, ito ay sinasabi ko po sa inyo, kaya natin ginagawa to December ngayon, so bago pumasok yung January, kailangan wala na yung harang at pagpasok ng panibagong taon, ay pasok na rin yung swerte sa inyong pangangatawan. So yun ay mga tulong na magagawa ko lamang sa mga unang ritualan. Pero kung kayo po ay nag-iisa katao o dalawa katao, hindi na po uubra yung 500 pesos ninyo. Ayan, bakit sa live sinasabi ko, yung iba pag nagparitual kayo, PM po. Yung iba pagka nagpagawa kayo kahit kanino. So, kahit kanino yan, kahit na sino kilala nyo nagre-ritual, gusto nila formal na pag-uusap. Kasi nandun yung explanation, kaya kayo pinag-PPM. Hindi ibig sabihin nung kaya kayo pinag-PPM, itatrap nila kayo at doon nila kayo bibigyan ng maraming price at upang hindi malaman ng iba, so sasamantalahin. Diba? Ganun ang iniisip natin, hindi po yun. Mali po yung ganung klase ng pag-iisip sa mga nagre-ritual. Kung sa akin, ako tinatapat ko kayo kasi yun naman talaga yung totoo. Ang ritualan ay malaking halaga ang ginugugol dyan. Kahit kayo, try nyo. Pwede ko kayong turuan mag-ritual na para sa sarili pampaswerte. Yung prosperity, simpleng ritual lang. Magsisindi kayo ng kandila, ilalagay nyo lang yung pangalan yun. Mag-aalay kayo ng mga ilang bulaklak o ilang mga inumin. Then kayo nahihiling sa para sa sarili ninyo. Pero ang tanong dun, nagkakaroon po ba ng manifestation? Kasi unang-una, bago yan, magkaroon ng manifestation, dapat yan alam nyo yung klase ng paglilinis. Then after ng paglilinis, ihingi mo ng kapatawaran yung mga nagawa ng pagkakasala ng mga tao na iriritual mo. Then process, nakaproseso. So hindi po ganun kadali ang pagriritual, then ipapanalangin mo, hihilingin mo sa kahit taas-taasan na ipagkaloob yung kahilingan at mga swerte sa inyong sarili. So dun pa lang, kung babasihin natin, malaking proseso yung ginagawa o matatawag natin na skills ng mga ritualist. Ang pagre-ritual po ay isang uri ng skill. Skilled po yan, no? Karunungan, kakayahan, talento, so lahat na nandyan. Kung wala kayo, pati sa pamamaraan, ha? Kasama na rin po dyan. Kung wala kang pamamaraan, kung wala kang nalalaman, kahit na magtiri ka ng kandila dyan, umabot pa ng 20 mil yung kandila mo sa loob ng isang taon na ginagamit mo, so walang kaganapan. Walang tinatawag na manifestation o nagmamanifest yung iyong ginagawa. Bakit? Kasi unang-una may proseso nga po. Ngayon, dahil alam namin yung proseso, alam ko yung proseso, sa maitutulong ko sa inyo, simpleng tulong lang naman ang may gagawa ko sa inyo eh. Pag-ambagan na ambagan ninyo. So, sa klase ng 500 pesos sa bawat isa, maganap kayo kung meron pang prosperity na iba na nagre-ritual ng 500 pesos. So, yung 500 mo, kandila, flowers, then mga sangkap. So, sa pamamaraan pa lang dun, paraparnalia na ginagamit o accessories na ginagamit sa mga ritualan, so, dun pa lang eh. Malaki na yung bahagi. Kaya po, pag may nagpaparitual po sa inyo na kayo ay isang tao, ito tinatawag po namin dito ay blockbuster. Bakit po siya blockbuster? Kasi per batch. Ngayon, kung may kayo yung naunang batch, ganito, yung iba, makulit. Ito, sasabihin ko, real talk na. Real talk. Bakit? Yung iba po, napakakulit ninyo. Sa totoo lang, sobrang kulit po ninyo. Akala ninyo ang ritual ganun lang. Kung kailan nagkaganapan, nakita nyo, nagpe-prepare na ako, sisindihan ko na yung kandila, nasa loob na ng hexagram, yung mga pangalan na isulat na namin, then naka-ready na kami. Sasabihin niyo, pwede po bang humabol? Diba? Kung kailan po kayo hahabol, kung kailan yung kaganapan, pag sinabi namin na Sunday, halimbawa Sunday, petya Sunday 10, no? O halimbawa sa kabilugan ba ng buwan ngayon ay 8? Tapos na, December 8. January nga eh. January, hindi ko alam. Tignan mo yung full moon. So, halimbawa, January 8, full moon. Yan yung kaganapan. Gaganapin namin.
alam nyo po, hindi po tayo, hindi po ito ura-urada na kung kailan nyo gusto, doon tayo magsasabi ng ritual. Tandaan po natin, ang ritualan ay preparasyon. So, inaaral namin yung background nyo, inaaral namin yung nakaraan ninyo, kung paano namin papapasukin yung aming mga ritualan. Yun po yung pinakamadaling way na kung paano namin sasabihin. Kasi kailangan alam namin yan, bina-background check kayo, inaalam namin kung ano ang nakaraan ninyo, meron ba kayong kaaway, nakamag-anak, kaibigan, o kapitbahay, o sino man, malayong tao sa inyo, na kayo ay isinumpa. No? Kung kayo ay isinumpa, mapag-aaralan namin eh, kung paano namin kayo riritwalan. Tama ba na ritualan ka? Kung alimbawa, kayo yung magriritual, ngayon, ritualan, kaganapan, sasabihin ko, pwede po ba akong humabol? Aba, teka, ikaw ba dumaan na ba sa proseso? Meron tayong tinatawag na baklasan ng sumpa. Meron tayong tinatawag na cleansing. So, dumaan ka na ba dyan? Diba? Hindi ka pa dumadaan dyan. Ang gusto mo, ritual lang ka na kagad. Eh, may pera naman ako eh. Eh, ngayon, so, ako, prangka, sinasabi ko, may mga ginaganyan ako sa lahat po na nagpaparitual sa akin na makulit. Ano sinasabi ko? So, what? Kung may pera ka? Bakit? Yung pera mo ba na sinasabi mo, eh, kaya niya magbigay ng swerte sa'yo? Kaya ba niyang baklasin yung mga kulam sa'yo? Kaya ba niyang baklasin kung ano man yung mga sumpa na sa'yo? Yun nga eh. Pag ako sumagot, talagang direkta. So what ngayon kung may pera ka? Ano ngayon? Kaya ka bang iligtas ng pera mo sa mga klase na kung ano merang karga sa'yo? Diba? So, iyon ay ang sinasabi ko sa inyo, no? Ang pagre-ritual, hindi po yan madali. Hindi po yan madali. Napakahirap na at isa yan ay proseso. Bakit proseso? Unang-una, yun na nga sinasabi ko. Bago tayo dumating sa prosperity, kailangan po natin matanggal yung mga blockage, yung mga humahadlang, yung mga negatibo. Number one, yung pagkakasala. Paano? Kami po ba makakapagtanggal ng pagkakasala ninyo? Hindi po ganun. Kaya nga po sinasabi ko, kapag nag-ritual ako ng blockbuster na tinatawag, pangkalahatan. So, pag sinabing pangkalahatan, napakamura. Bakit napakamura? Kasi kayo po, nagsasama-sama kayong nag-aambagan eh. Sa 200 pesos na tinatawag po natin na vanishing, cleansing, o ano pa man yan, na tinatawag natin na baklasan, sa akin, kaya nga sinasabi ko eh, revuelta, paglilinis o sumbalik. Tinatagalog ko na kasi unang-una, hindi po abot ng kabalayan, kaisipan ng iba kung i-Englishin pa natin. O, either na nakakaintindi naman yung iba, e paano yung mga hindi abot nila? So ngayon, nandito na lahat ng paliwanag, ano pa po ba ang kulang? Bakit yung iba tila napakakulit na kung kailan malapit na, sinabi namin, bukas, ritualan na natin, ganapan na, antayin nyo sa live. Ay, hahabol po ako. So ngayon, ito, papaliwanag ko, prosperity. Ang ibig sabihin ng prosperity sa Tagalog ay kasaganahan. Ngayon, paano natin may papasok yung kasaganahan sa inyo? Paano kayo riritual? Napakasimpleng pamamaraan. Kailangan dumaan ka na sa proseso na ikaw ay na-banish o tinatawag natin na na-cleansing o nabaklasan ka na o ano pa man yan, yung tawag dyan sa Tagalog na yan. Kailangan lahat yun, na-cleanse ka na, press na press ka na, then doon natin pwedeng ipasok yung prosperity, yung kasaganahan. Paano kasi papasok yung prosperity kung may sumpa ka nga? Diba? Kung may sumpa ka nga, paano papasok yan? Hindi papasok yung sumpa sa yung swerte sa'yo kung hinaharang nun sumpa. Meron ngang gumagawa sa'yo eh. Sabihin na natin may mga krusadila. Pag sinabi sa'yo, ay malasing ka sana. O sinabihan ka ng ganyan, ngayon minalas ka. Ay, gusto mo swertehin. Paano ka nga siswertehin kung may sumpa na nakapasok sa loob ng katawan mo? Diba? Yun yung katotohanan po dyan. Huwag kayong magagalit kung sinasabihan ko kayo dahil kayo, kuminsan, kapag sinasagot kayo ng maayos, kapag may tao hatahal sa labas, sino ba yan? Gabing-gabi na. Kapag sinasagot kayo ng maayos, dun po kayo nagiging makulit. Ngayon, kapag kayo naman ay napikong kami sa pangungulit ninyo, sasabihin ninyo mayabang, sasabihin ninyo masungit. Hindi po ganun eh.
kailangan po ay sa isang salita pa lamang, sa paliwanag pa lang ng mga may alam, no, katulad po namin, masasabing may alam pagdating sa pagre-ritual. Bahaging karunungan namin to eh. Iba yung karunungan namin sa karunungan nyo. Halimbawa, kayo, tituladong tao, doktor kayo, profesyon nyo yan, karunungan nyo yan, teacher kayo, sundalo kayo, pulis kayo, anuman estado nyo sa pamumuhay, maging karpentero man kayo o anuman yan, skills yan, no? Skills yan. Hindi natin sasabihin na karpentero ka lang o ano ka, ganyan ka lang, basurero ka lang. Kung wala yung mga yan, hindi mabubuo yung mga bagay kung wala dun sa mga tao na mga skills nila, karunungan natin yan. Sasabihin natin, basurero ka lang. E tayo po ba, kaya ba natin magakot ng basura? Diba? Yun po, hindi ko po yun inaano. Hindi ko po yun sinasabi, walang bahala yung mga, isa yan sa pamamaraan o skills ng mga tao, kasanayan, karunungan. Ngayon, sa amin, irespeto nyo rin kami. Bilang mga ritualist, irespeto nyo rin po kami, huwag kayong maging makulit at mas marunong pa sa amin. Diba? Then, pagkatapos po nito, na i-apply na sa inyo ang banishing, na-cleanse na kayo, nabaklas ng lahat sa inyo, then pinasok na natin yung prosperity, nag-ritual na. Tapos, after ng ritualan, kinabukasan, magtatanong kayo, bakit hindi pa po nagmamanifest? Aba, teka. Iba na po yan. Kapag ka niritual lang kayo ngayon, no, pag binanishing kayo, kung kayo'y walang trabaho at nagpabanish kayo, naghahanap kayo ng swerte, sino ba yung pangalan nito? Ito yung pwede nyong hanapin eh. Si Angel, yung magician. Kalimutan ko lang pangalan nito. So yun po yung hanapin ninyo. Kasi ang ritualan po, hindi po magic. Hindi po magic ang ritualan. Ang ritualan, tinutulungan namin kayo, then paano namin kayo matutulungan kung hindi nyo po tutulungan yung sarili ninyo. Katulad din po yan sa pagbili ng mga mutya, no? Nung minsan meron akong pinost. Last year, may pinost ako. Ang post, ang sabi niya sa akin, pagdating pa lang, pagbukas-bukas pa lang niya ng mutya, after 3 minutes, may tumawag sa kanya na malaking swerte. 15,000 yung pumasok sa kanya. Instant, 15,000. Then another day, may pumasok na naman sa kanya na swerte. Pahalik-halik pa siya dun sa Stone Perry. Sabi niya, inahalik-halikan ko to, mahal na mahal ko tong mutya mo, Commander. Then after po ng isang buwan, nagtanong sa akin, Commander, hindi po ba nawala na ng visa yung pampaswerte ko? Oh, bakit? Dinala mo ba sa patay? Hindi daw. Dinala mo ba sa sementeryo? Hindi daw. Eh bakit? Sa tingin mo, wala ng visa? Kasi hindi na po ako siniswerte, wala na pong pumapasok na swerte sa akin. Sabi ko sa kanya, ang pampaswerte, tinutulungan lang po tayo niyan. Humatak na swerte. Ngayon, gagawa ka rin dapat ng pamaraan. Ano ba ang trabaho mo, sir? Sumagot sa akin, wala. Kita nyo yun? Di ba common? Sino po may problema? Yung mutya po ba? O yung mismong may katawan? Sa prosperity, ganun din po. Ang prosperity, tinutulungan kayo maipasok yung swerte sa inyo sa pamamagitan ng mga dasal at mga ritual na pamamaraan na alam namin. No? Hindi lang po ako. Lahat ng mga ritualist, ganyan. Iisa lang ang sasabihin sa inyo, iisa lang ang estilo ng mga pamamaraan namin, pero iba't ibang uri ng kaalaman. Malinaw ko po sinasabi sa inyo, maging sino pa yan, maging si Sanctuario pa yan, si Diyos Abas pa yan, si Sisim pa yan, o sino, sino yung mga kilala nyo, si Lamamu, o sino pa yung mga kilala nyo ritualist na yan. Iisa lang po ang aming ginagawang proseso. Kailangan dumaan kayo sa step by step bago namin maipasok yung gusto ninyo. At kailangan yung gusto ninyo, suportahan din ninyo yung ritwala namin. Paano yon? Nasa Biblia, nakasulat. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So gumagawa na kayo, then niritwalan pa kayo. Pag hindi pa pumasok ang swerte sa inyo niyan, eh, masasabi natin na may problema pa. No, yun po yung masasabi namin. Ang prosperity, ipinapanalangin kayo, niriritual lang kayo, ginagawa namin yung pamamaraan, yung mga lihim na karunungan na itinago sa atin na hindi natin alam, so yun ang ginagawa namin. Tinutulungan namin para kayo ay pasukin ng swerte. Ngayon, pag pumasok na yung swerte sa inyo, nakanganga kayong maghapon dyan, natutulog lang kayo, hindi kayo gumagawa ng paraan, swerte na kayo nun. Alam niyo po kung bakit?
Kasi hindi tumatagaktak yung pawis nyo at nakanganga lang kayo, umaasa lang kayo ng mga taong may iaabot sa inyo. So kailangan po, no, para higit kayong swertehin, para pumasok yung pagpapala, yung swerte, yung tinatawag nating kasaganahan, gumawa din po kayo ng pamamaraan, sa simpleng mga pamamaraan. No? Kumilos, iayos yung sarili. Maging kayo man ay sugarol, pagka may prosperity ka, nagiging swerte ka. Kung kayo ay nagtatrabaho, may trabaho kayo, mas higit ka pang nagiging swerte. So yun po yung nagagawa ng prosperity. Then after ng prosperity, marami, maraming uri pa ng pagkakasunod-sunod na ritual. Meron tayong tinatawag na nagpapaalaga. So sino, ano po yung tinatawag na nagpapaalaga? Buwan-buwan nagpaparitual. So bakit kailangan buwan-buwan nagpaparitual? Ito ha, kung nanonood ka, kaya ako to chiner, tong live ko, doon sa Sanctuario de Magica. Hindi ko kasi gusto yung tabas ng dila mo. No? Doon sa estudyante ko. Dati ko yung estudyante, ngayon hindi na, pinakawalan ko na yan. Talagang magaling na sa ritualan, hindi na matatawag na estudyante, pinagsusolo ko na nga eh. Hindi ko po gusto yung tabas ng dila mo, yung mga tanong mo, na magtatanong ka doon sa isang member na naman namin. Na kailangan po ba buwan-buwan nagpapabanish? Abay, tanong mo sa sarili mo yan. No, bakit? Bakit itanong sa sarili mo? Baka madami kang kaaway, kaya marami kang sumpa. No? Kaya kailangan i-banish ka buwan-buwan. So kung halimbawa na i-banishing ka, then another week. Binira ka ng prosperity ng ritual, sinuwerte ka, hindi pa natatapos yung buwan, minalas ka ulit. So mag-isip ka. Kung kailangan ka pa bang i-banish o hindi. Kasi sa tingin mo ba kapag ka ikaw ay na-rebuelta? Na-rebuelta ka? Na prosperity ka, sinuwerte ka, hindi ka na ba mamalasin ulit? Mapwede ka pa rin malasin. Kung ma'am ka o sir, pwede ka pa rin malasin. Bakit? Sa tingin mo yung kaaway mo, titigil. Lalo na kung may kaalaman yan pagdating sa itim na mahika, itim na karunungan. Kung yung kinukulam nga, hindi tumitigil eh. Yung mga pasyente na mga kinukulam, hindi sila tinitigilan na kahit gamutin namin, ano yung ginagawa dyan? So after namin yan gamutin, sineselyohan namin yan. After selyohan, kailangan meron siyang proteksyon. So, hindi para mabentahan kami. Kaya namin sinasabi yun. Yung po kasi yung totoo. Kailangan nyo ng harang. Kailangan nyo ng poder. Kailangan nyo ng bakod. So, sa maging mga niriritwala namin, ganun din eh. Ang iba lang yung pamamaraan, combat healing. Kinulam eh. So, may ko-combat healing mo ba yung sinumpa? Diba, hindi po? So, ano pa paano gagawin doon? Ritual ang ginawa sa kanya, ritual din ang pamamaraan na gagawin namin. Tinatapatan bawat ginagawa. So yun po yun. Ngayon, pag natanggal na itong mga sumpa, anong gagawin para hindi na may sumpa? Magsuot kayo ng mga gamit na proteksyon para hindi na po kayo mapasok. Kung ayaw nyong bumili, marami naman akong pinopost. May poder, may bakod, may pondo. So ano pa yung kailangan? Sa tingin nyo, kapag ka nagdebusyon kayo, kapag naglagay kayo ng protection sa sarili ninyo, mapapasok pa rin ba kayo ng kulam? Mapapasok pa ba kayo ng barang? No? Kahit iyan po ay salita, mas matindi ang salita kaysa sa mga gamit. So bakit kami nagbebenta ng mga gamit? Hindi naman persahan eh. Pinopost namin, kayo ang nagtatanong. Sa mga ayaw, diwag. Sa mga hindi naniniwala, idiwag. No? Sa mga naniniwala, sa mga gusto, di mag-PM kayo para mapag-usapan natin yung tamang proseso. So, pwede ko naman sabihin dyan, tapatan. O, magkano mga medalyo namin? Ito, tapatan. Sasabihin ko sa inyo, 3K. Bakit po kayo pinag-PPM pa? Para po yung proseso maintindihan po ninyo. Hindi yung bibili kayo, magkano po yung medalyon? O, ganito, sasabihin ko, 3K. Tapos magtatanong kayo sa comment, may dasal po ba? Sabihin ko, oo, meron. Ano po yung dasal? Alang, ilapag ko yung dasal, ilang tag ko yung dasal. Kaya nga po, LNK, lihim na karunungan. Sana po maintindihan nyo yan. Sa mga makukulit na PM na comment kayo ng comment sa bawat post, anong laging sagot ko? Mag-PM kayo para formal. Yung iba sinasabi, tinatago nila para ma-hold up ka ng presyo pagka kayo na lang ang nag-uusap. Kailan ko ba ginawa sa inyo yan? Namimigay pa nga ako ng gamit na libre. Diba? Bakit namin kailangan ang isang kagamitan, bakit kailangan may presyo? Aba, kung hindi namin ito pe-presyoan, ano gagawin namin? Magpapakamatay kami maghanap ng mutya sa mga probinsya kung saan ako nakakarating. Yung gasolina, yung accommodation, yung transportation, yung pagkain namin, yung allowance namin. Ano, magpapakamatay ako para ibigay po sa inyo lahat. Diba?
Hindi po lahat ng bagay pwede po natin ibigay. Yung totoo lang po, real talk lang po yung sinasabi ko. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng gamit dito kailangan namin ibigay. Kaya nga, di ba, bumabawi ako kapag ka dumating na yung mga Christmas, pumasok na yung December. So, ang daming papromo. Saan kayo makakakita ng kumpleto na dasal na bato Omo? Sige nga, bili kayo sa Lazada. O tapatan, Lazada, magkano sa Lazada? 500 to 1,000 bato Omo. Pero tanong, may dasal po ba? Pag sinabi sa inyo, may dasal, tingin nyo, makakapag-PM pa ba kayo sa kanila kapag hindi kayo binigyan ng dasal? Di ba wala na? Tiway na? So bakit? Kasi wala na kayong habol. No? Yung po yung totoo, tsaka pag pinukpok nyo yung bato Omo, nabasag yan, sino habulin nyo? Sige nga, i-refund ninyo. Tatanggapin pa ba yan ni Lazada pag ni-refundin nyo? Pero sa amin, sinasabi ko, pukpukin nyo man yan, magpakasawa kayong pukpukin nyo ng pukpukin, pag nabasag, papalitan ko. Ganun lamang po yun. Pero may nag-refund na ba? Meron, isang tanga. Isang tanga yung nag-refund. Yung bato Omo na itim, pinukpok niya, pinaliwanag ko na, hindi na, yan, pag hindi yan matibay, pag pinukpok mo yung bato Omo na itim, basag yan. Pinukpok, basag, nagreklamo, nabasag eh, peke yung Omo, anak ng tokwa naman. Hindi naman ako hindi naman po ako nagkulang ng paliwanag. Anong ginawa ko? Gusto mo pala na matibay, ba't hindi yung puti pinili mo? May paitim-itim ka pa. Sige, ito, padala ko sa'yo, sagot ko na siping, pinadala ko. Then, after po ng 1 month, kursunada yung pangil ng kidlat. Magkano po yan, Commander? Sabi ko, 3K din. Mapapansin po ninyo halos pare-pareho, bato Omo. Yung Stone Perry, 3K. Yung bato Omo, 3K din. Yung mga medalyon, 3K din. Kasi hindi na namin tinataas. Depende na lang kung rare items na mga mutya na talagang bihirang makuha. So yun, bakit mas mataas yun? Kasi unang-una, ang hirap magkumuha eh. Kayo nga, kumuha kayo ng trabongko. Sige nga, pakagat kayo sa ahas. Oh, yun, real talk yan, sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kung gusto nyo ng trabongko, manguha kayo ng trabongko, okay, pwede naman eh. Meron pa, i-recommend ako sa inyo, sa Quiapo, mga kumari ko, bili kayo ng bato Omo doon. Ngayon, kapag ka hindi umilaw, problema nyo yan. Pag hindi umilaw sa dilim. So, sinasabi ko po sa inyo yan, yung katotohanan lang. Kasi sino ba ang may kakayanan magsalita ng ganito sa spiritual na nagsasabi ng totoo sa inyo? Bihira. Yung iba nga, fake account pa, hindi nyo makita yung mukha. Tapos sa akin kayo magre-reklamo pag napeke kayo. Hindi naman po ako si chairman. yun lang po yung totoo. Hindi po ako si chairman. Doon po kayo sa barangay magreklamo. Huwag po sa akin. Yung iba naman, hindi naman nagre-reklamo. Nagkikwento lang ng kanilang hinanaing o sama ng loob. Pero yun po eh. Nandun na tayo sa katotohanan eh. Real talk ulit. Walang maluloko kung walang nagpapaloko. Bakit po? Nagpapaloko naman talaga kayo eh. Yun naman po talaga ang totoo. Kayo po nagpapaloko. Alam nyo na kasi na hindi nyo nakikita yung mukha o order pa rin kayo. Nakwentuhan lang kayo ng kaunting hocus pocus o kwentong bahay kubo, naniwala na kayo. Ito, yung Omo ko, pamana sa akin ng lolo ko. Ilan na po ba nagsalita ng salitang minana pa sa lolo nila? Siguro kung 20 yung bato Omo niya, lahat yun minana niya sa lolo niya. Saan ang galing yun? Yung bato Omo ng lolo niya. Di ba napaka-common na lang kung gagamitin po natin yung ating sentido common kung bakit po kayo naluloko? Kasi unang-una, wala na po tayo sa panahon ng 90s at 80s o 70s o 60s na ang tao ay mga nasa kamangmangan pa. Nasa bagong henerasyon na po tayo ngayon pero hindi pa rin nawawala yung ating mga tradisyon at ating mga kasanayan, no, na minana natin sa ating minuno. Pero real talk ulit, yung katangahan, itapo na po natin yan para hindi po kayo maloko. Hindi ko sinasabing ako naglalantad ng mukha, ako nagbablog, ako nagpapakita ng mga gamit, nakakakuha kayo sa akin. Eh yun naman po talaga ang totoo eh. Eh bakit naman kayo kukuha sa hindi nyo nakikita yung pagmumuka? Tapos ngayon magre-reklamo kayo pag napeke kayo. After nyo matanggap, minsan mai-scam kayo, galit na galit kayo, eh nasa inyo naman po kasi ang problema eh. No, para walang maging problema, maging mapagmasid, maging matalino kayo. Number one, lagi kong sinasabi sa inyo, manghinayang kayo dyan sa mga perang inahawakan ninyo. Kasi hindi nyo naman po yan inihingi. Diba? Pinagpapaguran, pinaghihirapan nyo yan. Pawis.
at pagod, lalo na yung mga OFW yung nasa ibang bansa, na laging ikinaakala natin sa mga post ninyo, tignan nyo yung mga post nyo, mga nakakaawa kayo. Yun naman po kasi totoo. Kasi na ang asawa ko dating OFW, kaya alam ko. Tayo, kapag ka hindi pinadalhan, galit. At hindi natin sila naaalala sa mga araw, kapag ka ano, bago dumating ang A30, naaalala natin sila. After ng A30, 1 to 28 or 29, yan, maalala natin sila. Ay, kumusta ka na? Ano na kalagayan mo dyan? Ayos ka ba dyan? Lahat ng klase ng ano, ng pagbati, ginagawa natin. Pero pagka natanggap na natin yung kailangan natin, di na natin sila naalala. Kung kumakain ka ba dyan? Kung okay ka ba dyan? Lalong-lalo na sa Hong Kong. Alam nyo po tulugan ni Missy sa Hong Kong kung bakit ko pinauwi. Aparador. Kung minsan, makikita natin sa post ng ibang mga OFW, katabi nila aso. Mas mabuti pa nga daw yung buhay nila doon sa UAE, sa Middle East. May sariling kwarto, may aircon, may TV. No? Pero talo naman sila sa kalungkutan at pangungulila sa pamilya. Kita nyo po, nandyan na kayo sa ibang bansa. Ang gusto nyo lang, magkaroon ng gamit, proteksyon at dagdag na swerte. Tapos ibibili nyo doon sa mga taong hindi nyo kakilala. Ang daling sabihin ng salitang legit eh. Bakit? Spelling lang natin, legit. Spelling nyo yung legit. L-E-G-I-T. Legit. Oh, ganun kadali. Ngayon, ang tanong, ano yung katunayan kung legit ba yan? Diba? Kailangan meron pong ano, merong katibayan, merong katunayan na legit yung mga gamit na yan. Pakita, bago ninyo orderin, pakita mo nga yung mukha mo, sir. Baka pwede tayo mag-video call o ma'am. Ngayon, kapag hindi nagpakita ng mukha yan, magtaka na kayo. Yun lamang po sinasabi ko sa inyo. Kasi pera nyo, sayang, hindi naman sa akin. Anong pakialam ko dyan sa pera nyo? Pinagpaguran yan. Kaya nga lang, sinasabi ko sa inyo, dahil iyan, ramdam ko yung paghihirap at hindi lang mga OFW, may mga construction worker pa nga sa akin eh. Isipin nyo po, yung 3,000 ginagawa kong Bombay. Kasi gusto ko rin. Bakit? For gives, pumapayag po ako sa 3,000. Ginagawang hulug-hulugan hanggang mabuo nila, pag kompleto na, tsaka ako ipapadala yung items nila. Kasi yun yung kakayanan nila eh. Sa loob, bakit for gives? Sa loob ng isang buwan, meron silang magagawa na mahati sa apat na beses o pagbabayad. Halimbawa, first week, second, third, fourth. So, isang buwan, kompleto na niya yung 3K. Di, may gamit na siya. Bakit tayo pumapayag na ganun? Kasi unang-una, gipit sila. Eh, kung bibili niya lahat ng OMO, magkano sahod niya? Halimbawa, ang sinasahod ng isang construction worker, palagay na natin na 2.5 o 3K. Then, may overtime siya. Dagdagan natin ng 1,000, 4K. Bibili mo ng OMO, 3K. Ngayon, ano matitira sa pamilya mo? Hindi, wala. So, ngayon, ako, nakakaunawa ako dahil galing din ako sa ganyan. Pumapayag ako na i-forgives nila. Kaya kung makikita ninyo, pag pupunta kayo rito, ang daming notice dito sa gilid-gilid. Nandun yung mga lista, yung mga hulog nila. Pinapayagan natin. Kasi unang-una, nakakaunawa tayo. Eh, sige nga, dun sa iba, gawin nyo yan. Pumapayag. May iba, may kilala ako. May mga pumapayag. Yung iba nga, nauutang pa eh. Sa akin, ganun din. Nauutang pa. Pero ngayon, kung bayaran, salamat. Kung hindi, salamat din. Kasi hindi naman ako magdadala niyan eh. Pinaghihirapan natin yan. So yun, magandang gabi sa lahat ng mga bumabati kay Jan Ray, Berry Jacinto, Marv Cepeda, mapagpalang gabi sa iyo, kay Crison Escaros Dumasian. So sa lahat po ng mga viewers, sa 31 viewers po natin at sa lahat ng mga nanonood dyan sa iba't ibang group page at page, no, na pinasa ko hanggang kay Sanctuario de Magica. So yun, tandaan nyo lang po itong mga pinayo ko po sa inyo. Hindi magiging sinungaling yan. Unang-una, number one, sinasabi ko sa inyo, hindi magiging sinungaling yan si Sanctuario de Magica. Kaya nga, pag may nagpaparitual sa akin na gusto solo, binibigay ko, excuse me, binibigay ko kay Sanctuario. Kasi unang-una, bakit? Kasi unang-una, pagka, baka mamaya, merong blockbuster sa Sanctuario, matiyempuhan ninyo. Marami kayo, sumakakamenos kayo. Diba? So, ngayon, kung magpapasolo kayo sa akin, pag sinabi ko, sige, solohin mo. Kaya mo naman ata gumastos eh. So, ngayon, kung kaya mong gumastos, re-ritual lang kita. Pero dahil nga po naawa ako,
Ako talagang ganito po ako, maawain po talaga akong tao sa totoo lang. Pero kung Judas o magaspang ang ugali mo, mas magaspang ang ugali ko. Nagmumura pa nga ako eh. Nakikita niyo naman sa live. Pero pag mababa yung loob ng kausap ko at nakakaintindi, eh mas binababaan ko pa yung loob ko. Ganun lamang po yun, lumilibil din ako. Pero kung walang hiya yung tao, ba't ako magpapawalang hiya? Hindi ko naman siya winawalang hiya. Ganun lang po yun. So, iyon, sinasabi ko sa inyo, kung kayo po magpaparitual, kung kaya ninyo ng solo, pwede yan. Pwede natin isolo yan. Yung lahat ng attention, doon lang sa ritual nyo nakapokus. Pero kung meron sasabay sa inyo, tatlo o dalawa kayo, okay lang yun. Sa pagmaramihan kayo, inisip nyo, baka sa sobrang dami, hindi magmanifest. Diba? Wala pong ganun. Kahit na po yung lahat ng mga ritualist, nakikita nyo po sa iba't ibang ritualist, kumisang 50 katao, eh sa, kung sa akin, hindi ko pinagmamalaki ha, umaabot po sa akin ng 200 to 500, binibiyak ko lang, pineperbatch ko lang kayo. Nung nakaraan nga, umabot tayo ng 1,000 eh, ang clients ko. Pero ba't hindi ko ginawa? Mamamatay po ako sa pagod nun, hindi ko kakayanin yun. Sa isa-isa pa lang, nababasbasan mo lahat ng mga pangalan nila, bawat kandila nila, mahirap po yun. No? Kaya binibiyak ko po, kasi unang-una, madadry kami nun, kami yung pagod. Akala po ninyo, pag yung ginagawa na isang ritualist, pag nagdadrive kami, hindi kami napanghihinaan. Nangihina din po kami kasi unang-una pagod. Pangalawa, yung mga negatibo ninyo, nahihigop po namin yung iba. Na-adapt namin. Hindi naman sa nahihigop, na-adapt. Kumbaga, nahawa kami. Bakit kami nahawa? Hindi kami mahawa kung wala kami mga damdamin at mga walang hiya kami. E doon pa lang po sa kwento ninyo na magpakailanman kapag nag-PM kayo sa akin eh, ng mga hinanaing ninyo eh, sa tingin ninyo hindi kami maapektuhan. Kung siraulong tao ko, hindi ko mararamdaman yan, hindi ako maapektuhan. Dahil nga po may damdamin kami, nababasa namin yung kalungkutan, yung bigat, nang nararamdaman nyo, yung negative, yung parang hindi nyo nakaya. Minsan gusto nyo nang sumigaw ng darna, minsan gusto nyo nang magpakamatay, pero hindi nyo magawa dahil may takot kayo. Eh bagay naman na hindi po dapat umabot sa ganun na yung magpapakamatay kayo sa tindi at hirap ng buhay sa mga sumpa. Kaya nga po tayo may pamamaraan eh, kaya nga may mga manggagamot para kayong matulungan. Kaya nga may mga ritualist. Hindi man kayo lumapit sa akin o lumapit man kayo sa ibang mga manggagamot, ang sa tangi ko lamang pong hiling sa inyo, sana tunay yung manggagamot. Na hindi naman kayo hihingian ng ganyan, ng ganito, ng kung ano-ano man. Nagtataka ako sa totoo lang. Anda, sa amin, libre ang gamutan. Sa amin, kung minsan, ang ritual natin, madalas pa nga eh. Libre lang eh. Kung, bakit donasyon lang? Libre naman po talaga yun. Kung may tuturing. Kasi yung donasyon na ibinigay mo, gagamitin din naman sa iyo yung kandila. O, sipin mo yung kandila. Sige nga. Yung kandila, yung mga sangkap, yung mga bulaklak. O, di ba? Patas lang. Tapos yung pagod sa amin pa. Kaya masasabi namin na libre lang. Kaya namin sinasabing donasyon dahil walang presyo. Ngayon, yung iba nagpapadala, sobra. So, ginagawa namin doon sa sobra, yung iba na hindi kaya, no, isinasama namin. Kung minsan may mga, kita nyo, donasyon na lang, may mga nakakalibre pa. Halimbawa, may client, may pasyente kami rito, sinasama na namin, i-banish yun. Kaya sila nakakalibre. Yung mga nagpapasobra, doon na pupunta. Ngayon, kung hanapan tayo, sige, sabihin ko sa inyo yung totoo. No, yung mga donasyon sa simbahan at yung mga donasyon na ibinibigay ninyo, napupunta po yan saan? Sa mga batang maliliit. Doon din napupunta yan. Every Sunday yan, nandito man kami o wala kami dito, meron po tayong feeding program. Pagkatapos nun, meron tayong ginaganap na ayuda o binibigay na kung ano-ano. Eh kung isasuffer ko lahat yun, hindi ko kaya. Kaya nga po sabi ko sa inyo, malaking bagay yung bahaging pasasalamat ko sa inyo dahil naniniwala at nagtitiwala kayo sa akin. Yung iba, hindi ko nababanggitin kung sino yung mga pangalan. Hindi mabubuo yung charts, hindi mabubuo yung gamutan namin, kundi sa tulong at donasyon din ng iba na mga tumulong sa akin. Kasi unang-una, alam po ninyo ang pagpapatayo ng charts, milyon yan. Hindi ko kaya sagutin na basta-basta yan, siguro taon na nga abutin. Pero sa loob ng ilang buwan, nabuo yan, nagamit natin sa gamutan, nagamit natin sa mga activities, eh iyan, ay inyo yan. May tuturing natin na ating lahat yan. Bakit ating lahat? Eh, sa lahat po na nagdonasyon dyan eh. Kapag ikaw, kahit 5 lang ang ambag mo, sa'yo din yan charge. Kasi sa tingin mo, yung 5 mo, hindi ba nakatulong dyan sa charge na yan? Kahit sente mo lang yung inambag ninyo, parte na kayo at bahagi na kayo ng charge.
sa lahat po ng tumulong, pati dun sa mga feeding program natin. No? May pagmamalaki nyo yan. Ayan, no? Feeding program ko yan. Eh, bakit mo sinasabing feeding program mo? Kasi unang-una may ambag ka dyan, may tulong ka dyan. Yun po yung masasabi natin. Kaya hindi man kayo miyembro ng Hunter Organization, miyembro at parte pa rin kayo ng pagtulong na ginagawa namin. Yun po yung masasabi ko sa inyo. Hindi ko na kailangan kupitin yan. Hindi ko na kailangan ibulsa yan. Bakit? Hindi naman po kasi ako nagugutuman. Pangalawa, kumikita din naman ako ng sapat. Sobra-sobra pa nga eh. Na totoo lang, isa lang may pagmamalaki sa ako sa inyo. Maliit man yung aming organisasyon, pero kami yung number one na organisasyon ngayon. Ha, maghanap pa kayo ng iba. Yan, isang sinasabi ko sa inyo, number one ang Hunter ngayon sa dami ng natutulungan. Bukod sa gamutan na walang bayad, ritualan na walang bayad, no? Pagdating sa may mga gamit, yung iba dito sa amin, walang mga bayad din. Pagdating naman sa mga feeding program, pagdating sa mga ayuda, number one tayo dyan. Kasi wala pong gumagawa ng dire-diretso na pagtulong. Kasi unang-una, nag-iipon pa ng pondo yan. Hindi ko sila minamaliit. No? Ang sinasabi natin dito, yung ratings. Sa ratings, masasabi ko na number one kami sa lahat ng organisasyon sa spiritual na dire-diretso, linggo-linggo yung pagtulong na ginagawa. Lalo na ngayon, Disyembre. Bakit? E linggo-linggo din po kasi yung inyong mga suporta. Linggo-linggo rin yung inyong mga pagtulong na ginagawa. Sa tingin ninyo, magagawa ba namin lahat yan kung wala kayo? Kaya nga sabi ko po, kahit hindi kayo magpamiembro sa Hunter Organization, kung nandiyan kayo at laging nakasuporta, tumulong sa amin, nagagawa namin yung mga mabubuting bagay na makikita ninyo sa live, makikita ninyo yung mga katunayan, katibayan na doon napupunta sa kanila. So, hindi po namin iniisip yung mambulsa. Kasi kung iisipin namin yan, dapat nagpabayad na kami sa gamutan. Diba? Malaki pakita namin dun. Kesa dyan sa mga donasyon na yan. Kung isipin nyo naman po sa ritualan, bakit may bayad? Kasi unang-una, ang ritualan, bakit may bayad ang ritualan? Sa lahat ng mga nagri-ritual, ito po yung sinasabi ko. Bakit sila may mga bayad? Maging sa akin, bakit may mga donasyon kayo? No? Kasi unang-una, sa mga pare-parnalia, accessories na mga ginagamit namin, hindi namin magagawa na mabili yun. Ito, number one na to, sabi ko sa inyo, isang kandila pa lang to, kung hindi promo sa tingin ninyo, riritwala namin sa tao, libre, ganito kalaki. Magkano ang may amoy na mabango, tapos ganito pa kalaki, colored pa siya. Sa tingin nyo, kung ililibre namin yan, hindi kaya kami maghirap yan. E pag libre pa naman, dinadagsa. E yung may bayad nga, dinadagsa. E yung may donasyon nga, dinadagsa eh. Yung pa kayang libre. E di maraming magpapalibre na yan. Kami naman ang kawawa dyan. So yun, kaya yan may mga sa iba bayad, sa amin donasyon lang. Iba-iba kasing pamamaraan. Mas maraming magpaparitual, mas malaki yung pondong maiipon para gagamitin din sa inyo. Yung po yun, yung pamamaraan ko. Sa ibang nagpapabayad, wala akong pakialam dun. Diskarte nila yon kasi yun naman yung totoo talaga eh. Kailangan nilang bumili ng kung ano-ano. No? Para lang po matuloy, umaganap yung ritualan at matulungan kayo. Yun lang po. Real talk yung sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong magtanong kung bakit mahal ang halaga ng bayad ng ritualan. Unang-una, lalo na kung mag-isa lang kayo, nariritualan. Mahal po talaga. Ngayon, kung gusto nyong maghanap kayo ng mga blockbuster, kasi yung mga blockbuster, pinagsasabay-sabay kayo nyan, yung maiipon, yung malilikom sa mga ambag-ambaga ninyo, o sa sinasabi sa inyo na donation, eh, yun din po ay gagamitin para sa inyo. So, pinagsama-sama lang, kaya nakalikom ng pera para magamit sa inyo pambiling sangkap sa ritualan. Yun po yung normal at tamang sagot dyan. Yung iba, hindi nila mapaliwanag kasi wala nang oras magpaliwanag sa inyo, naaasar. Yun po yung totoo. Tol, pa-shoutout lang ako. Okay, Jesus Cruz Benedicto, shoutout sa'yo bro. Randy Magbago, shoutout sa'yo. Kay Sanctuario de Mahica, nanonood pala. So, shoutout din. Kay Mark Anthony Covrado, so shoutout din po sa inyo. Sa lahat po ng mga gising pa dyan, shoutout sa inyo. At bukas po ng umaga, wala po tayong lecture. No? Wala po tayong lecture, wala po munang pupunta rito. Ngayon, kung gusto nyo pumunta rito, magliwaliw lang o tumambay, pwede kayong pumunta.
So kung gusto niyo ng bonding, mag-bonding kayo dito, magkwentuhan kayo. So bukas naman po itong lugar ko para sa lahat. At bukas, tuloy-tuloy po, di ko lang alam kung sino yung mag-video. Baka wala pong mag-video bukas o magla-live kasi mahihain po yung mga naiiwan na mga member dito ng mga kapitbahay natin. Kasi may mga kapitbahay po ako dito na member din ng Hunter. So sila yung katulong ko dito sa pagpipeeding program. Hindi po katulong na yaya, katulong. Ibig sabihin, tumutulong upang magawa yung pagpipeeding program sa mga kabataan. So sila po yung gumaganap dito. Kaya kahit wala ako rito, so sila ay sanay na dito sa bahay ko, na yung bahay ko ay bahay din nila. So yun, ginagawa nila. Sila nagluluto dito, pinapakailaman nila yung kusina, pinapakailaman nila kung saan dyan yung gagawin para sa feeding program. So sila nang bahala dito. Ganun po dito sa amin sa Sanktuaryo di Supremo. Dito po sa ating church. So kaya pag pumunta kayo dito, kapag kayo ay magpapagamot, pag nakita ninyong bukas ang gate, pumasok na kayo. Huwag na kayo magpaalam na tao po, dahil alam naman namin na tao kayo. No, pumasok na lang kayo ng diretso dito. Magpapagamot kayo. Then pag nakita nyo, papagamot po ako, din pumunta na kagad kayo doon sa church. Huwag na po dito sa mismo sa bahay. Kasi ang gamutan po natin doon sa church. So yun, sa mga magpapagamot, libre po yung gamutan natin at hindi magbabago yung usapan na yan. Wala pong underground dyan, sasabihin sa live. Kung may gumagawa niyan sa live dito po, hindi po namin gagawin sa inyo yan. Kung may gumagawa sa live na sinasabi sa live, libre gamutan pagdating sa actual eh, magtatanong na kayo, magkano babayaran ko? So, 1,000, 2,000, o 3,000. Dito wala pong ganun. Kung gusto nyo magdonasyon, magdonasyon kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Sa pasasalamat lang, kontento na kami. Kasi ang gamutan po dito, wala naman talagang bayad. So, yun, sa lahat na magpapagamot, dahil alam nyo na, pagamot na lang kayo rito. Kung may kakilala kayo, may kaibigan kayo, kapitbahay nyo o na mga family friend ninyo na may mga sakit, karamdaman, material o physical o spiritual. Spiritual, nakulam, nabarang, natigal po, palipadangin o anuman yan na tinatawag nyo dyan, yan yung sakit na spiritual. Kung may sumpa, yan, spiritual yan, isa sa mga spiritual yan. So, yung mga material naman, yung mga sakit na kayang gamutin ng doktor, so dalhin nyo rin po yan dito. No? Lahat ng pamamaraan na kaya natin gawin, so gagawin natin para kayo ay mabigyan ng lunas. Kasi sabihin ko sa inyo, kung kayo ay gagaling, gagaling kayo. Kung kanino man kayo magpagamot, nang naaayon sa inyong paniniwala at pananampalataya. Kay may bayad dyan, kay wala. Kung ang mataas ang inyong paniniwala at pananampalataya, gagaling kayo. Kanino man kayo magpagamot, gagaling kayo. Kahit hindi kayo sa akin magpagamot, gagaling kayo. Ang kaibaan nga lang, sa iba may bayad, sa amin wala. No? Sa iba naman, yung iba rin naman gagamot, meron din naman hindi nagpapabayad. Diba? Kay may bayad yan, kay wala, isa lang ang sasabihin ko sa inyo, gagaling kayo nang naaayon sa inyong paniniwala at pananampalataya. Yun lamang po ang kailangan ninyo. Pag pupunta kayo sa mga katulad namin, na spiritual healer o anuman yung tawag nyo sa amin, faith healer o ano pa man yan. So yun, mapagpalang gabi kay Harris Galorio, RJM D. Guzman, at sa lahat po ng nanonood sa ating 43 viewers, kung saan man po kayong group page na o group na nakabilang, kasi pinasa ko po ito, ikinalat ko po itong aking live video para mabigyan po kayo ng katuruan at kaalaman tungkol sa mga ritualan at mga gamutan, kung ano yung mga pamamaraan. Hindi ko man maibigay sa inyo kung ano man yung mga orasyon, at least meron kayong idea at meron kayong kaalaman na dadalhin ninyo kung paano ba magpagamot, kung ano ba ang gagawin, kung kanino ba o kanino ba dapat. Kung tatanungin nyo kung kanino ba dapat, isa lang ang sasagot ko, kahit kanino, yun ang nararapat. At kung kayo'y magpapagamot, kung may bayad man o wala, ang dadalhin lang po ninyo lagi ang inyong tiwala at inyong pananampalataya. Kayo ay gagaling. Tiwala sa gagamot. Pananampalataya doon sa kapangyarihan ng Amang Kaitataasan. Kung ano man yung pangalan na tinatawag ng manggagamot na yan, kayo ay gagaling. Kahit na hindi sa Kaitataasan, kahit sabihin nating encantadores yan, sa pamamagitan ng mga elemento
o mga engkanto na gumagabay sa kanya, kung yun yung kanyang kakayanan, gagaling kayo kung kayo may paniniwala. Yun lamang pong masasabi ko sa inyo. Kahit kanino kayo magpagamot, may kagalingan. Depende yan sa inyo. At ngayon, kung kayo hindi gumaling, sa nang gagamot sa inyo, huwag niyong pintasan. Huwag niyong pintasan. Pero kung may bayad, bahala kayo kung pipintasan niyo. Kasi nasa sa inyo na, may karapatan naman kayong magpumintas kung binayaran ninyo. Kasi unang-una, responsibilidad niya yun dahil nagpapabayad siya. Parang trabaho yung ginawa niya eh. Bilang trabaho niya, gampanan niya yung kanyang responsibilidad. So sa amin, responsibilidad na sa aming mga walang bayad, responsibilidad namin kayong gamutin, pero hindi namin responsibilidad kung kayo man ay hindi gumaling. Kung gusto nyo magpagamot ulit, di magpagamot kayo ulit, pero hindi nyo kami pwedeng obligahin. Unang-una, hindi po kami bayarang manggagamot. No, ang obligasyon namin, gamutin kayo dahil iyon yung aming panunumpa sa taas na kami ay manggagamot. Ngayon, bilang sumumpa kami sa kaitastasan, yun yung aming pananagutan na kahit sino yung pumunta rito, kay rebelde ka man, kay sundalo ka man, mahirap o mayaman ka man, responsibilidad namin na gamutin kayo. Yun lamang po ang masasabi namin sa inyo. Kahit ano pa yan, responsibilidad namin yan dahil yun po yung aming pinanumpaan. So sana maintindihan ninyo ang kaibahan ng manggagamot sa espiritual at manggagamot sa doktor. Sila profession, no, sa amin sinumpaan. So iba yung sinumpaan. Pag sinabing sinumpaan, meron na po yung kaugnayan. Nasa taas na yung kaugnayan yan. Ibig sabihin, ipinangako mo na yung sarili mo. Pagka profession naman, pwede kang manggamot ng naaayon sa iyong sweldo. Diba? Yun po yung totoo nun. Dahil sila ay sinasahuran, yan ay trabaho. Sa amin, hindi po ito trabaho. Paglilingkod. So, yun sana po, maintindihan nyo yung sinasabing spiritual healer, no? Sa profession bilang doktor. So, magkaiba po yan. Ngayon, kung kayo nagpapagamot dito, pag sinabi namin sa inyo na hindi na yan sakit sa spiritual, yung nararamdaman mo after namin kayo gamutin, at magpatingin ka na sa doktor, yun po yung sundin ninyo. Kasi po yun, iyon po yung nakikita namin. Huwag po kayong mas marunong doon sa gumagamot sa inyo. Makinig kayo, para sa inyo po yan. Yung aming mga sinasabi. Kasi kami yung nanggagamot, kaya alam po namin yan. Ngayon, kung mas marunong po kayo sa manggagamot, gamutin nyo na lang yung sarili nyo. Diba? Total, mas alam nyo eh, kesa sa amin. So, yun lamang po ay sinasabi po natin ng real talk, kasi ang manggagamot po kasi hindi po yan manggagamot kung hindi niya alam yung kanyang ginagawa. No? Kung ngayon, iyan pachamba-chamba lang, hindi po manggagamot ang tawag dyan. Ang tawag po dyan, practitioner o baguhan lamang. Pero huwag po nating isang tabi yung mga baguhan. Kahit iyan ay mga baguhan at nagpa-practice o matatawag natin na practitioner, masasabi po natin na may kakayanan pa rin yan manggamot o magpagaling nang naaayon sa kanyang paniniwala at pananampalataya dun sa kanyang tinatawag na karunungan. Marami pong mga bagong manggagamot ngayon. Pero may kakayahan din naman silang magpagaling. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kanino man kayo magpagamot nang naaayon sa inyong tiwala at paniniwala o pananampalataya, kayo ay gagaling. Yun po yung katotohanan dun. Kaya nga po spiritual healer. So, iyon, naipaliwanag ko na sa inyo yung tungkol dun sa prosperity. Baka sa susunod may makulit pa kung kailan po yung kaganapan ng ritualan tsaka kayong mangungulit sa amin na sabihin nyo magpaparitual kayo. Hindi po ganun yung pamamaraan. Naiano ko na po sa inyo kung ano po yung pamamaraan. Ang pamamaraan po sa ating gamutan, sa ating ritualan, kailangan ma-cleanse po muna kayo. Kapag kayo po ay na-cleanse na namin, pwede na po namin kayong ritualan. Kasi wala na yung harang, wala na yung balakid doon sa mapapatalab na namin sa inyo yung tinatawag nating prosperity. So, yun po yung totoo doon. Ngayon, kung may sumpa pa kayo, kung may kamalasan pa sa inyo, gawa ng mga sumpa ng mga mangkukulam, sumpa ng mga kamag-anak ninyo na nagalit sa inyo, o meron kayong mga atraso noon, so, yung sumpa na yun na nagpapabigat sa inyong buhay, kailangan matanggal po muna yan bago namin po kayo
ritualan. Sana po naiintindihan nyo yun, yung aking sinasabi. Kasi, yun po yung katotohanan sa ritualan. So, yun. At bukas, ay wala po ka tayong wala tayong gamutan bukas. Wala rin po tayong lecture sa actual na pag-aaral ng lihim ng karunungan. Bukas po ay pupunta po ako ng Pampanga. Ako po ay magnininong na naman sa isang hindi ko naman tinatanggihan. Ninong na po yata ako ng bayan. Kada may isisilang na follower ko, kada may isisilang na subscriber ko, imbitado po tayo sa pagiging ninong. Eh, yun po ay blessing. No, dahil, bakit po blessing? Kasi pinagkatiwalaan ka na maging pangalawang magulang ng kanilang mga anak. So, yun ay isang responsibilidad na naman bilang tayo ay panibagong tatay na naman sa anak ng may anak. So, yun, bukas ay magkakaroon po kami ng aatin kami ng binyag, kaya wala po munang actual na pagtuturo sa mga nagpupunta dito, sa mga nag-aaral ng lihim na karunungan at gamutan. Wala po munang pagtuturo. Pero bukas tuloy yung ating feeding program. Kung gusto nyo pumunta dito, pumunta kayo ng maaga. Tulungan nyo sila rito, yung mga may iwan, magluluto. Then, kung paano rin i-serve yung mga pagkain dun sa mga kabataan, pwede nyo po silang tulungan. Sa mga walang ginagawa dyan, kung gusto nyo makijoin tuwing Sunday dito, pumunta lang po kayo. Lahat naman po kayo welcome dito. Kung kayo yung mga antingero, kung kayo yung mga manggagamot din, o kapatid sa spiritual, pumunta lang po kayo dito kahit hindi kayo miyembro ng Hunter. Hindi naman po natin tinitignan yan. O pag pumunta kayo dito, ibig sabihin ba, miyembro na kayo ng Hunter? Hindi po ganun. No, kayo ay part lang ng mga pagtulong na ating mga ginagawa. So yun, mapagpalang gabi sa lahat dahil maaga pa yung lakad namin. Shoutout sa ating 32 viewers. Ayun, nanonood po si ate Beng Basilio ng Mount Banahaw, na asawa po ni Basilio Ukit. So yun, mapagpalang gabi po sa inyo, Madam, kay ano to, Oscar Toti Valdibes Biesco. So shoutout sa iyo, sir. Shoutout kay Beng Basilio, Jan B, shoutout sa iyo. Matar Lifestyle RCS, shoutout sa iyo. Cesar Joseph Genesuak, shoutout din sa iyo. Mercy Narvaez, shoutout din po sa iyo. Alfredo Padilla, shoutout sa iyo. Kay MC Bakuyal, shoutout din po sa iyo. Advin Culajo Marie, shoutout. General Salve Perante, shoutout din po sa'yo. So, kay Dominador Caballero, shoutout din po sa'yo. Shoutout po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout dyan. Marcelino Clotario Aguila, Ectoloton Ecolorum, shoutout din po sa'yo. Ruth Marie Jara Ganot, shoutout din po sa'yo, ma'am. Burpedem MJ Gallardo, so shoutout sa'yo. Ay, Ber, nakarating na ba kayo? Nakauwi na ba kayo sa bahay ninyo? Kaalis nyo lang, ha? So, yan yung mga kasama ko kanina na nasa SM na mga member natin ng Hunter na hindi marunong mag-chopstick at hindi marunong magluto ng shabu-shabu doon sa SM. Mga kasama natin kanina at sana nakauwi kayo na maaga. Kay Lily Tabis, shoutout din sa'yo. Sabi ni Sanctuario Pinuno, di ako nananawa sa pagpapaliwanag kahit sobra-sobra na sa kulit. Ganun talaga kasi tayo ay manggagamot kaya dapat hindi tayo magsawa. Jesus Cruz Benedictos, tol, pa shoutout sa iyo. Baka makalimutan mo ako. So shoutout sa iyo, tol. Randy Magbago, shoutout din sa iyo, sir. So sino pa ba yung hindi natin na shoutout diyan? Nikloy Agalias ng Negros Occidental, shoutout sa iyo. Rhea Carrasco, shoutout din sa iyo. Hello din po sa iyo, Ma'am Rhea Carrasco. So, sino pa ba? Tinidor lang po, alam ko gamitin. So, sabi ni Burpedem. So, ayun, shoutout po sa lahat at mapagpalang gabi, mapagpalang buhay po sa inyo. So, sa lahat po ng mga magpapagawa ng prosperity rituals, so, magpatala na kayo kay Song o kaya sa akin, no? So, yun. Para po sa January, sa full moon, may isagawa na natin yan. Hindi yung
kung kailan po yung kaganapan, 2 days na lang o one day na lang, tsaka pa po kayo hahabol. Ngayon pa lang humabol na, magpatala na kayo para hindi po kami mahirapan dun sa proseso na aming gagawin. Yun lamang po ang hinihiling po namin sa inyo. No, mas maaga na po kayong naka-reserve. Pritzi Amestad Osalbo, shoutout sa iyo ma'am, maganda, mapagpalang gabi rin. At sa lahat-lahat po ng mga OFW at mga nagtatrabaho din dito sa atin sa Pilipinas, kung kayo man ay overtime ngayon, ingat-ingat kayo. Ano ba tong orasan ko? 6:00 pa lang. Wala na yata ang battery. So, anong oras na ba? So, yun. Gabi na pala. Nang ating gabi na. So, yun. Mapagpalang gabi. Ingat-ingat kayo. God bless you all. At sana po ay naunawaan ninyo yung aking mga pinaliwanag. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat. At nawa ay tanging kapayapaan po lagi ang nasa ating isipan para po pumasok yung mga positive. Lagi lang po tayong positive kahit may problema. Laging positibo lang mag-isip. Smile lang kayo, huwag niyong kakalimutang mag-smile. Kapag ka pinanaig po sa inyo yung mga problema, yung mga suliranin, mas papasukin kayo ng kamalasan o negatibo. Kasi kapag ka nagalit kayo, hindi na kayo makakaisip ng tama. So, kapag ka, mamaya, sa galit ninyo, hindi na kayo nakapag-isip ng tama, matapilok kayo dyan, madapa, o di masugatan kayo, mapilayan, mas problema pa. Merlita Samson and Petsiban M. Landicho. So, shoutout sa inyo pong dalawa. Raven Rain Pasno, advance Merry Christmas din po. God bless po. Ayun, si Raven Rain Pasno ng Calapan, Mindoro, yung hunter. Siya po yung hunter ng Mindoro na pangalan ng kanyang isang account. Then meron po tayo si Batang Healer. Sila po yung partner sa gamutan ni Batang Healer ng Mindoro. At pakisuportahan po natin yung kanilang mga page at ang kanilang mga account, ang kanilang mga gamutan. Yan po yung ating mga manggagamot na walang bayad din sa Mindoro. So yung mga magpapagamot po dyan na mga tagan Mindoro. Gian Luke El Awa. Ano to? Awa-aw. So, ayun. Shoutout sa iyo, ma'am o sir. Jasly Tal. So, shoutout na yun kay Jasly Tal. Crison Iscaros Domasian. Shoutout din sa iyo. And good night din po sa iyo, Crison. So, ayun. Good night po sa lahat. At ingat-ingat po kayo palagi. At bago po tayo matulog, no, huwag nating kalimutan magpasalamat ng panalangin. At bukas ng umaga, pagising ninyo, pagmulat ng mata para maaga pumasok yung swerte at biyaya, sa umaga kayo gumawa ng mga kahilingan. Shoutout na rin kay Mark Anthony Cobrado, kay Monilo B. Villasencio, shoutout din sa'yo at God bless din po sa'yo, sir. So yun, God bless. Ingat po kayo lagi mga idol. God bless you more. Sign out na po tayo.